Mga negosyante sa Kalibo Public Market, pansamantalang ililipat sa Eastern Terminal sa Abril. LGU Malay Peace and Order Council, i-turn over ang 6 body-worn cameras sa Malay PNP. MHO Tangalan, patuloy sa paglilibot sa mga barangay para sa libreng konsulta. Ocular inspection ng ospital sa bayan ng Makato isinagawa. New Washington PNP, nagsagawa ng iba't ibang aktividad sa Araw ng Mga Puso. Balay Silangan Batch 4 Graduation Ceremony sa bayan ng Malay isinagawa. Barangay Peacekeeping Action Team Kalibo, sumailalim sa basic arnis at self-defense training. Panukalang bigas sa halip na pera para sa mga poor peace beneficiaries isinusulong. Business one-stop shop isinagawa sa bayan ng Nabas. Bagong atraksyon sa San Remigio Antique, dinarayo ng mga turista. Hapon, Provincia ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, February 16, 2024. Pansamantala munang ililipat sa Eastern Terminal ang mga negosyante sa Kalibo Public Market. Sa darating na buwan ng Abril, ito ay upang masimulan na rin ang konstruksyon ng bagong public market. Madetail sa balitang yan, si Nika Bautista. Pansamantalang ililipat ang mga negosyante sa Kalibo Public Market sa Kalibo Eastern Terminal sa San Lorenzo Drive sa darating na Abril upang masimulan ang pagdemolish ng sabing palengke at masimulan ang konstruksyon ng bagong public market. Narito tayo ngayon sa Kalibo Eastern Terminal sa San Lorenzo Drive kung saan makikita sa aking likuran ang patuloy na konstruksyon na magiging temporaryong stall ng mga vendor na lilipat mula sa Kalibo Public Market sa darating na Abril. Habang ang jeepney at tricycle sa naturang terminal ay temporaryo namang ililipat sa bakanteng lote sa tabi ng City Mall Kalibo sa F. Quimpo Street Extension. Humihingi naman ng pag-unawa ang Municipal Economic Enterprise and Development Office sa pamumuno ni Ms. Mary Gay Quimpo Joel sa maaapektuhang negosyante. Eh, ro, ako malang mamba ko na simpre magayo ano, gapanindahan o magaw panindahan ka rin sa mga telepapa sa mga bakayron. Pre, mga awas ang dayay ngayo. Temporaryo lamang umano ito at matapos ang konstruksyon ay may mas magandang public market silang babalikan. Doon mo lang nakita natin nga manami nga lugar na maging komportable mataro atin nga mga vendors. This is for only for temporary. That's why I keep on explaining to them na pagtiis-tiis lang anay since ibagilo maging convenience, no? Although medyo may sotabero lugar. Since then, nag-ahusoy man kita, ay huwag kita makita within Kalibo, randang request. So, they also requested to put it as a yes, Toting Reyes, which I talked to the contractor nga doon nga ni as always, andang priority ay safety first. Since they will be bring along their heavy equipments, no? To start with the construction. So, delikado mataas sa ating mga vendors, also to our market goers. So, nag-come up lang kami sa Eastern Terminal. Target umpisahan ang turang proyekto sa unang linggo ng Abril at posibleng tumagal ito ng isang taon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Upang makatulong sa pagdocument sa police operations ng Malay PNP, i-turn over ng LGU Malay Peace and Order Council sa Malay Municipal Police Station ang 6 body-worn cameras.
Iturn over ng LGU Malay Peace and Order Council sa Malay Municipal Police Station ang 6 na body-worn cameras nitong 13 ng Pebrero ngayong taon. Ang donasyon ay pinunduhan ng Municipal Peace and Order Council na pinamumunuan ni Malay Mayor Frolibar Bautista bilang pagpapakita ng walang pahid na suporta at pangako sa mga kapulisan ng Malay. Kaugnay nito, personal na iniabot ni Malay Mayor Frolibar Bautista kay Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, OIC ng Malay Municipal Police Station. Ang body-worn cameras ay gagamitin sa pag-document sa police operations para maprotektahan ng publiko at law enforcers laban sa anumang uri ng pang-aabuso at para makaiwas sa anumang malisyosong interpretasyon habang nagsasagawa ng police operations para makapagbigay ng eksaktong record of events. Ang mga na-donate na body-worn cameras ay ipamamahagi sa Station Drug Enforcement Team at Warrant Section. Samantala, kung matatandaan noong nakaraang taon, nag-donate rin si Mayor Frolibar Bautista ng 6 na body-worn cameras sa Malay PNP kung kaya't mayroong kabuuang 100,000 donasyon na ang naipamahagi ng alkalde sa Malay Municipal Police Station. RJ Briones, Calibo Cable News. Para mabigyan ng libreng konsulta ang mga residente sa bayan ng Tangalan, patuloy sa ngayon ang paglilibot ng mga kawani ng Municipal Health Office Tangalan. May detalye sa balitang yan, si Jelan Rosales. Patuloy na naglilibot ang mga kawani ng Municipal Health Office ng Tangalan sa mga barangay na sakop ng naturang bayan para magbigay ng libreng konsulta sa mga residente. Nitong 13 ng Pebrero, tumungo ang ahensya sa Barangay Baybay upang maghandog ng libreng konsulta at iba't ibang serbisyo. Kabilang na dito ang libreng gamot sa may mga karamdaman. May kabuuang bilang na 53 na mga benepisyaryo ang sumailalim sa konsulta. Naging matagumpay naman ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Barangay Baybay Council, DOH-HRH staff, BHWs at mga health workers ng RHU. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Para mabigyan ng dekalidad na serbisyo pangkalusugan ang mga makatunon, nagkaroon ng ocular inspection sa Dr. Ramon B. Legazpi Senior Memorial Hospital para sa planning of design ng infrastructure rehabilitation na may pondong 30 million pesos. Nagsigawa ng ocular inspection sa Dr. Ramon B. Legazpi Senior Memorial Hospital sa bayan ng Makato sina Engineer John Francis Samson, Municipal Engineer kasama ang mga personnel mula sa DPWH Aklan Engineering District at Department of Health Aklan na ginanap nitong 14 ng Pebrero ngayong taon. Ang naturang ocular inspection ay para sa planning of design ng infrastructure rehabilitation na may pondong 30 million pesos. Ito ay sa ilalim ng administrasyon ni Makato Mayor Ramon Monmon Legazpi III. Samantala, layunin nito na ma-i-address ang mga kinakailangan sa larangan ng pangkalusugan, ganun din upang mabigyan ng quality healthcare ang mga makatunon. RJ Briones, Calibo Cable News. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa ng mga personnel ng New Washington Municipal Police Station sa Araw ng Mga Puso. Alamin ang buong detalye kay Nika Bautista. Samot-saring serye ng mga aktibidad ang isinagawa ng mga tauhan ng New Washington Municipal Police Station, katuwang ang LGU, para sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Isa na rito ang outreach activity sa Barangay Kawayan sa pamumuno ni Punong Barangay Clyde Custodio, kung saan namahagi sila ng food packs sa Kawayan Vendors Bayanihan Association. Nagkaroon din ng Zumba competition na ginanap sa barangay hall nito. Samantala, sa tulong naman ng miyembro ng KK.DOT o Kabataan Kontra Droga at Turismo at Aklan State University Criminology Department ay nagsagawa ng handog harana na mahagi ng mga bulaklak at candy sa naturang lugar. Layunin nito na mabigyan ng saya at maipadama ang pagmamahal sa kapwa na alinsunod sa inisyatibo ng New Washington PNP na kinikilala ng CROP o Clean, Run, Outreach and Plan. Nika Bautista, Calibo Cable News. Isang itinayo sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan.
Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan. Nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak. Ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Ang proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy. Nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepiso ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis at mas sustainable na enerhiya. Maging bukas sana tayo sa pag-unlad. Isinagawa ang Balay Silangan Batch 4 Graduation Ceremony na ginanap sa Balay Silangan Reformation Center sa Barangay Balusbos sa Bayan ng Malay. Isinagawa ang Balay Silangan Batch 4 Graduation Ceremony na ginanap sa Balay Silangan Reformation Center, Barangay Balusbos, Malay Aklan, nitong 13 ng Pebrero ngayong taon. Kaugnay nito, ang Bayan ng Malay ang pinakauna sa probinsya ng Aklan na nagdatag ng Balay Silangan Reformation Center na makikita sa Barangay Balusbos sa Bayan ng Malay. Ito ay sa pangunguna ng Local Government Unit ng Malay sa pamuno ni Municipal Mayor Frolibar Bautista. Nakompleto ng 2 reformist ang kanilang 3 buwang rehabilitasyon sa Balay Silangan Reformation Center kung saan nagmarcha ang mga ito sa kanilang graduation ceremony at natanggap ang kanilang certificate. Samantala, layunin ng Balay Silangan na tulungan ang mga reformist na baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Eric Chibriones, Calibo Cable News. Sumailalim sa basic arnis at self-defense training ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team Calibo. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Sumailalim ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT Calibo sa Basic Arnis at Self-Defense Training. Pinangunahan ito ng Police Coaches ng 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company na sina Police Corporal Mamerto Mendez Jr. at Pat Kevin Delphine ng 3rd Maneuver Platoon sa pangunguna ni Police Lieutenant Manuel T. Estrada. Ito ay sa ilalim ng Collaborative Governance at Partnership ng Calibo Municipal Police Station at LGU Calibo. Nilahokan ito ng BPAT mula sa Barangay Linabuan Norte, Barangay Tinigaw at Barangay Mobo. Layunin nito na bigyan sila ng kasanayan sa pagdepensa at maging handa upang maprotektahan ang kanilang sarili, gayon din ang komunidad upang mapanatili ang seguridad. Nika Bautista, Calibo Cable News.
Isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang panukalan na magbigay ng bigas sa mga benepisyaryo ng 4Bs sa alip na pinansyal na tulong o pera mula sa Department of Social Welfare and Development. May detalye sa balitang yan, si Jelan Rosales. Isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang panukala na magbigay ng bigas sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa halip na pinansyal na tulong o pera mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang Pangulo, inihayag ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro kung saan iminungkahi nila kung maaari na bigas na lamang ang ibigay sa mga benepisyaryo sa halip na pera at magmumula ang nasabing bigas sa National Food Authority. Binigyan din ni Navarro ang nasabing panukala ay para mabawasan ang paghihirap ng mga Pinoy na bumibili ng mahal na bigas kung saan ito rin ay magiging daan para bumaba ang inflation sa bansa at mapababa rin ang presyo ng bigas. Samantala, napag-alaman na 20% sa buong bansa ang nasa ilalim ng 4Ps kung saan nakakatanggap sila ng pera at binibili rin ng bigas para sa kanilang pang-araw-araw. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Pinaunahan ng DTI Aklan sa pamamagitan ng Negosyo Center Navas, kapartner ang LGU Navas at iba pang mga partner agencies ang isinagawang Business One-Stop Shop. Isinagawa sa bayan ng Navas ang Business One-Stop Shop na pinangunahan ng Department of Trade and Industry or DTI Aklan sa pamamagitan ng Negosyo Center Navas, kapartner ang local government unit ng Navas at iba pang mga partner agencies na ginanap sa Ground Floor Municipal Building, Poblasyon Navas Aklan. Isinagawa ito para sa iba't ibang mga transaksyon hinggil sa pagkuha at pag-renew ng mga business, occupancy at iba pa. Kaugnay nito, may tatlong paraan upang mas mapadali ang pagkuha ng mga nasabing permit. Una, ang pag-submit ng mga kaukulang dokumento kagaya ng sidula at barangay business clearance, pangalawa ang pagbayad sa cashier, at panghuli ay ang pag-claim ng business permit. Samantala, layunin ng aktibidad na ito na mapaigting at mapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng business permit ng local micro, small, and medium enterprises sa bayan ng Navas. Eric Briones, Kalibo Cable News. Dinarayo ng mga turista ngayon ang bagong atraksyon sa Monte Valle Resort na makikita sa San Remigio sa probinsya ng Antique. May detalye sa balitang yan, si Jelan Rosales. Dinarayo ng mga turista ang bagong atraksyon sa Monte Valle Resort na makikita sa aningalan San Remigio Antique. Sa pagbisita sa nasabing resort, bubungad agad ang 5,000 puting rosas kung saan mas lumilitaw ang ganda nito pagsapit ng gabi. Sa 150 pesos na entrance fee, ay ma-enjoy mo na ang magandang view ng resort. Maliban dito, nag-o-offer din ang naturang resort ng overnight accommodation kung saan ang presyo ng kanilang family room ay 2,800 para sa 5 katao, couple room naman ay 1,900, glamping 1,500 para sa 4 na tao at tent na 300 pesos per head. Kasama na rito ang kumpletong bedding. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, ito ang latest weather update sa subong adlaw, Friday, February 16, 2024. Northeast monsoon ang ga-apekto sa extreme northern Luzon. Easterlies naman ay nag-apekto sa eastern section of the country. Meanwhile naman, narisatan sa Western Visayas maging generally fair weather kita. Pero expect naman gyan pa ng isolated ng mga pag-ulan, pangilat kapanagob, tugasinis ang localized thunderstorm, labi na sa hapon kaya sa kagabihon naton. Mahina tubtob kasarangan sa derasyon ng kamihan na silangan para sa high na tundri sa Western Visayas. Makanay tubtob kasarangan naman yun para sa mga balad na tundri sa itong katigatan. Forecast temperature naton generally 24 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 5:58 PM karon sa gabi, kamagbutlaki ni siya 6:10 AM buwas sa aga. Kagamit ang latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang itong official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph, pati na itong mga official social media accounts. Halindiri sa Lilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas DST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood.
Ito si RJ Briones at ito ang Kalibog Cable News.